Good morning, everybody. Ayan, maagang maaga. Ganito po ang buhay ng OFW. Dapat maaga. Maagang tumayo. Kasi, syempre, ito, mag-start na maglinis ng sasakyan. So, bali, medyo umuulan-ulan. Hindi po magandang panahon dito ngayon sa Hong Kong. Medyo, dito sa Sai ko nga, hindi ko alam po sa ibang lugar na umuulan pa rin. Tuloy pero, tayo. Kasi akala ko mahina na naman ang ano ko, boses ko. So, ganito po ang isa sa mga struggles ng isang OFW na maagang tumayo, maagang mag-start ng trabaho. Sa bagay, hindi naman pare-parehas. May mas maaga pa talaga rito. Mas may late naman na nag-start mag-trabaho. So, ako kasi may estudyante, so talagang maaga. At medyo umuulan-ulan, ayan nga, mabasa pa yung sasakyan. At medyo madilim-dilim pa dahil nga sa hindi magandang panahon dito sa Saigo. So, medyo malamig na rin. Nag-start na talaga ang winter dito sa Hong Kong. So, kaya pa naman, hindi pa masyadong makapal ang aking damit. Ayun. So, ito pa yung isa sa mga struggles na nararanasan ng isang OFW na hindi talaga may iwasan na ganito ang magiging trabaho ng isang OFW na maagang tumayo kahit na malamig. Minsan talaga, as in malamig na malamig talaga rito. So, hindi naman yung iba, katulad ko, wala akong bota. Lalo na pagka nag-ano ako ng tubig. As in, napakalamig ngayon. So, ngayon naman, hindi pa masyado. So, kayang-kaya pa. Kaya ito, naka-short pa rin. Ayun. So, ganun. Ang hirap. Pero, kailangan talagang maging masaya lang. Maging masaya ka sa ginagawa mo para maging smooth ang iyong buong araw. Maging masaya ang buong araw mo. Ayun. So, yun. Medyo madilim-dilim pa ko rito sa lugar ko. Isa sa mga struggles na nararanasan ng isang OFW na hindi maiwasan talaga na ganito po ang sitwasyon na kahit na medyo umuulan at malamig sa labas, talagang obligasyon mo maglinis ng sasakyan. Kahit man lang sa loob, okay lang. Sa loob lang ako magbabacuum. So, pero mag-wash, hindi na siguro kasi nga umuulan-ulan. So, ganito po ang buhay at isa sa mga struggles ng isang OFW na tumayo, mag-start ng trabaho kahit na masarap humiga dahil malamig at medyo umuulan-ulan. So, ayan. Winter is coming na hindi pa naman masyadong malamig as in malamig. So, medyo manipis pa po ang ating damit dahil hindi pa naman gaano kalamigan. Pero, pagka talagang dumating ang winter talaga dito sa Saigong, napakalamig po. Negative po kami rito sa lugar na to kasi nga po napapalibutan kami ng dagat at saka mga bundok-bundok. Kaya medyo talagang mas malamig po kami sa ibang lugar ng Hong Kong. Ayun. So, thank you so much po sa inyong panonood at sana po huwag niyo pong kalimutan i-hit po ang bell para po ma-update po kayo sa buhay-buhay ng isang OFW sa mga kung ano-ano mga pinaggagawa sa buhay-buhay sa loob at labas ng bahay ng kanyang amo. So, thank you so much po sa lahat-lahat sa mga suporta nyo. Bye-bye! God bless everybody and good morning sa inyong lahat dyan sa iba't ibang bansa kung nasaan man kayo mga OFW. Keep it up and God bless everybody and mag-iingat palagi, syempre. At ang ating sandalan, ang ating pinaka hinihingan ng tulong, nag-iisa. Ayan, nasa langit lang po. Malapit na malapit lang.
So, kung may mga problema po, dasal lang po tayo at siguradong matutulungan niya tayo. Thank you so much, everybody. Goodbye. Thank you for watching. Ayan, inon ko po yung tubig kasi medyo madumi talaga ang ano, medyo marumi ang sasakyan kasi yung mga dahon-dahon. So, kailangan pa rin siyang isprehan ng tubig. Ayan. Pangit naman kasi tingnan eh. Siyempre, makakasabayan niya mga maraming mga sasakyan, malilinis. So, kahit tanggalin ko lang mga dahon-dahon nakadikit. Kasi hindi siya matatanggal kahit sa hangin eh. So, kahit na nakaandar, para medyo malinis-linis naman ang sasakyan. Ayan. Ayan, medyo madilim-dilim pa talaga dito. So, hinihintay ko po ang mga bata. Mga 6:30, bababa na po yon sila. Bye-bye for now again. See you again in my vlogs. Bye!